갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. Hey guys, ngayon pong araw na to, dito naman po ang ating lulutuin. Samahan niyo po akong gawin ang ating sinigang na bangos. Medyo matigas pa siya dahil galing po siya sa freezer. Ayan. So ayan guys, ipiprito ko na lang siya para matinig kasi siya, kaya tinanggal ko. Sabi lang, kukuha tayo ng galing ito dahil mamaya ay mamarinig ko pa yan tingla. So, pansamantala ilagay ko muna siya dito guys at maghihiwa tayo ng sibuyas at tumagisweet lang guys. Ayan. Meron tayo ditong labanos. So yan, ito labanos natin guys. Ayan. Tapos ito guys yung ating pechay. So ayan, lutuin na natin siya. Tapos, siyempre, kailangan natin ng sinigang sa sampalok. Gusto ko makasimasin. So, yun na nga guys, nakaredo na tayo. May bongos tayo, kamatis, pechay, labanos, ayan, sibuyas, at sinigang na powder. And then, ready ko na rin po yung ating maliit na kaserola para iluto natin ang ano. So ayan, at ready na natin at sa natin na apoy. Ayan, naka-ready na guys ang ating kaserolang maliit. Ganda rin, siyempre ang ating apoy. At balikan natin siya guys sa pag kumulo na. So ayan, binalikan na natin guys at kumukulo na nga ang ating tubig. So lalagay natin, unahin natin lagay ang ating sibuyas. Pag si pag sinigang, siguro okay na tong ganito karaming sibuyas. May natira na naman ako. Ayan, pati yung ating labanos, lagyan natin. At kamatis. Ayan. Ayan natin kumulo. Ulit. Balikan natin ito. Pero bago ang lahat, asin muna pala. Kalimutan ka. Lagay ang asin. Pamaya, maglalagay pa tayo ng patis para pampalasa. So yan, sarado ko muna guys. So yan, i-check na natin guys kung okay na ba at kumukulo na ang ating sabaw. Yan, kumukulo na siya guys. At syempre, ito lang. Lagyan natin siya ng timpla na patis. Yan. Korean na patis to guys. Malakas makalasa to. Meron ako dito natirang ano eh. Nasa na ba yun? Ayan. May natira ako dito ang Noel cubes. Tignan rin natin ang lasa.
So, inalagay na natin, guys, ang ating bangus. Siyempre, yung ating pecha ay sa huli yan. Kasi malanag siya. Siyempre, babalikan natin ulit. Pagkulo niya ulit. Natin ilalagay yung ating sinigang na powder. Lang natin siyang kumulo ng kumulo. Tingnan natin yung lasa. Tikman ko na siya, guys. So, ako lang siya sa alat. Pero mamaya na natin halagyan. Lagyan muna natin siya ng sinigang. Gusto ko makasim eh. Ayan, binuhos ko na po yung kalahati ng sampalok natin na powder. Yun o! Swak sa asin! Siya ng patis ulit. Asin. Mukhang naglalagay ng betsen. Pero naglalagay po ako ng magic sa okay lang. Kasi yung betsen eh, nakakaano yun. Yung ating buto. Hindi maganda sa buto natin yan. Pag masyadong marami yung ating yan. Tamang-tama to sa taglamig! Ganyang panahon na taglamig dito. Swak na swak. Dahil po taglamig na yung panahon na to dito sa Korea, so wala po akong okra, wala din po akong ibang sangkap na like sitaw, yan, at kangkong. Kaya pechay po ang sasaw ko dyan. Ayun, wala po akong talong, kaya naging labanas po ang sahog natin. Ayan, medyo pagpasensyaan nyo na po kung kulang-kulang yung aking sangkap kasi nasa Korea po ako. Mahirap magharap ngayong panahong tag-ulan ng snow ang mga gulay dahil hindi po siya nabubuhay. So guys, yahabol natin ang ating luya para pampaalis lang sa. Alagay ko na guys yung ating pechay. Dahil wala po tayong talbos ng kangkong. Ayan, kaya pechay na lang po ang sinahog at ating labanos. Ayan, at isay na lang natin siyang kumulo ulit para maluto. So ayan guys, luto na nga po ang ating bangus. Ayan. So, pwede na natin siyang patayin kasi yung gulay, masyado siyang maluluto. Masarap. So, yun nga guys, at sikasuin naman natin yung bangus na buntot para i-marinate natin at maisama nating lutuin. Bababa rin ko muna siya at maya-maya na ko. Ito po yun guys, yung ating buntot. At i-marinate ko po yan. Ayan, kasi matinik siya, so hindi ko na siya sinama sa sinigang natin na bungos. Ayan, meron tayong toyo at syempre, lagyan natin siya ng konting suka sa konting blan. Lagyan natin siya ng lemon. At ako naman si isip ko. Para hindi masayang yung buntot. Kasi kung isasama ko siya guys sa sinigang, hindi ko rin niya makakain kasi matinig. So, lagyan natin siya ng pagkita siyempre. Siyempre, hindi pwede walang bawang. Natin ang bawang. Pero, hindi pala siya. Ayan, meron na tayong
Mababad natin dito guys yung ating at ito na po yung ating buntot ng bangos. So para hindi po siya masayang, ay bababad ko po siya dito ng mga ilang oras. Babalikan po natin siya para ipirito. So ayan, ibababad na natin siya guys. Marinate natin siya guys. Para yung toyo, kalamansi, suka, paminta, bawang, ay umasa. Ito yung yung bawang. Magbalik talaga natin. Pero mas maganda pa guys kung mas mahaba yung oras na nababagat siya. Kasi mas lumalasa yung niya, pumapasok yung lasa niya pag matagal. So dahil yan yung part na matinik, mas pinili ko siyang i-marinate ng ganyan at ibabad para pirito at para mas sure na hindi masyadong hindi ka matitinig kasi natanggal, kumbaga natanggal na natin yung tinik niya. So babalikan natin siya pagka okay na yung marinate niya at pwede siya ipirito. Yan guys, nakalipas na po ang 5 hours. Medyo, almost 5 hours na po siya ang lumipas. So, siyempre hindi natin pwede yung pirito yung So, ito siya guys at napatuyo na natin siya ng maayos. Ayan. So, pag pinirito, sana dito na lang siya basa eh. Pero dito, ayan, natuyo na siya. So, ito yung buntot ng ating ipiprito na natin guys. Ayan. So yan guys, tapos na po ang pinirito nating buntot. Kung makikita nyo, hindi po yan sunod. Dahil po yan sa minarinate natin ng toyo. Yan, dito na lang po natatapos ang ating simple ulam na niluto. At ito po yung ating sinigang. Natuna po siya, sinigang na bangus. Ang katawad. At ito po ang buntot at pinirito ko nga po at minarinate. So, ayun guys, maraming salamat sa inyong pag-support at sa pagsama sa aking pagluluto ng simpleng ulam yung araw nito. Ayan, hanggang sa muli, maraming salamat. Like, share, subscribe! Hanggang!